Kuya, as in dollars, approximately, magkano ba yung tuition fee with board and wow! Natatawa. I wish my son is giving me money. Can you imagine na dahil lang sa isang dyaryo to? Correct. Diba, nung last episode. Joel, you're still my hero, my friend. What do you like best about being a nurse? Yun. Yeah. This school na pinagpuntahan ng mga anak ko is tested na. Velasco from the Velasco team of RE/MAX Gold, and this is... Ako naman po si Alvin Reyes with Supreme Lending. And welcome to our 11th episode of... Bahay Pinoy sa Tate! And I have Lilian again. Yes, Lilian Villanueva, registered nurse here in California, USA. Mm-hmm. And we have like a really controversial topic. Grabe. But unang-una, grabe yung the last episode. I don't know if you saw the... Yung journey nila, no? Grabe, oh, very interesting. Grabe. Yes, oo. Oh. And itong ano natin, itong episode natin, mm-hmm. I don't know if a lot of people know kung anong nangyayari ngayon mm-hmm. in the healthcare industry and, you know, specifically about the nursing profession. Correct. Yes, and that's why we have Lilian here to ask her some few questions. So first and foremost, I wanted to ask you, Lilian, where do you see the future of nursing? Yun. Well, very bright. Very bright. Kasi ang dami ng nakaka-discover, hindi lang siguro, let's say, you know, pero maraming nakaka-discover na pagka nasa medical field ka mostly nursing, ang dali mo kapasok yung trabaho. Hindi ka mawawala ng trabaho. Very in demand. Not only that, talagang hahanapin ka ng trabaho. Mm-hmm. And then they will do everything para lang makuha ka nila. They will give you sign-on bonus mm-hmm. before ang dami talaga. Umaabot pa sa, kung maniniwala kayo, 20,000. Wow! Bonus just to sign in. Yes, mag-aaral na ako. Yeah. So, ngayon, bumabalik na naman kasi yung dalawang anak ko. Ang anak ko is already pero sa Pilipinas siya pinag-aral. Oh, that's really good. Tama pala si yung panganay mo, right? Si Angela, diba? So, doon ko siya pinag-aral. Hindi dahil sa ayaw ko dito. Kung hindi, ang hirap pumasok. Yun. And I heard nung time niya is lottery. And lottery? Jesus Maria Joseph! To wait. Yung ibang mga anak ng kaibigan namin, they have to wait, or they have waited like 3 to 4 years. 3 to 4 years in the science. Gusto mo lang mag-aral, diba? Gusto ko lang mag-aaral ng RN lang. Nangyari na is, hanggang sa nakapangasawa na dahil kahati, kahati. Mm-hmm. So, well, ayun na. So, mabilis na. Dahil nga ready na sa Pilipinas. Mm-hmm. Ready ka na, pumunta ka na, mag-aaral ka ng school, mag-bite ka, mag-aaral ka. Mm-hmm. Maging magaling ka lang. Mm-hmm. And then, kasi... And your daughter's an RN now, right? Working, right? Yeah. Yes. So, marami pa lang hindi nakakaalam kasi ngayon dahil sa may mga nangyari hindi maganda noon sa PRC. What is PRC? Professional Regulatory Commission. Okay, got it. So lahat ng mga profession na may board, sila ang nag-oversee. Saan ako mag-apply? Parang board of nursing dito. Okay, gotcha. So saan ako mag-apply? Ang nangyari noon is ang daming nag-aantay. So, kakantay, parang wala nang nangyayari. Oo, so, saan nga? Nag-aaral ko doon. Buti na lang, ganyan ang ginawa mo. At marami na rin, dahil nga, like what I've said, nagkaroon problema ang PRC, naghigpit sila na lahat ng mga ng mag-take ng board, ini-require na ngayon ng California board na kumuha ng local board doon. Local board as well. Okay. Kami ni-require, though, pasado naman kami diyan ng local board. Pero ang nangyari is like, whatever na makuha mong credit sa Philippines, it's the same thing na makuha. Carry over na rin dito. That's good. And then that means is, walang loan yung bata. Walang loan yung anak ko. Tsaka di hamak na mas mura doon. Tama. Guys, napaka...
gandang plano kasi oo, nga, correct. Ang mga student loans ngayon, to be honest with you, a lot of my friends umaabot ng hundreds of thousands. Hindi pa sila nag-upis na magtrabaho, bauna sa utang. But that's good stuff for you. Yeah, that was. Yeah. And then also, you know, to think about it, kasi di ba, we have, you know, advancement of technology, we have artificial intelligence and all that. Yeah. Ang nursing, hindi mo siya po pwedeng, hindi mo pwedeng i-auto-bing or ano, patient, shortcut patient. Yeah, hindi siya automated, di ba? Na parang ang Tesla, mag-isang magdadrive ganun. Oo nga, like by the book. Grabe. By the book, kasi ano yan eh, yung katawan ng tao na hindi mo pwedeng ano. Maybe you could use some of the equipments to treat the patient, but not like... Pero again, it's still, you deal with the human flesh eh. Yes, diba? Kaya hindi mo pwedeng anong tawag doon, hindi mo pwedeng ipadala sa ibang bansa. Tama. I-outsource. Outsource siya, oo, tama. Okay. So Lilian, what we really want to know to us is, what are the situation ng nursing ngayon sa mga profession today? Oh, anong sitwasyon ngayon na nangyayari sa nurse profession? Well, we know that a lot of the schooling na pwede nang gawin sa Pilipinas. Yeah, tell us about that. Oo nga. Yung more in current situation ng mga profession. And then I also heard yung mga retired. Nire-license, retired na, pinakabalik. Ano bang nangyayari? Nung nangyari yung mga COVID, nung nangyari nung COVID time, walang nurses. So, for shortage tayo ng nurses na, di ba? Ang daming nurses. Ang daming na problema ang governor. Of course. So, nagkaroon ng parang i-re-license sila. Lahat ng retired, bibigyan sila ng kung anong dapat na para makabalik sila ng parang special pass na. Parang pinabalik silang army reserve na. Kailangan bumalik kayo. You're with duty on call. Pero hindi naman lahat. Siyempre naman. Hindi lahat din. Kasi yung iba, kasi ako ko retired na ako, patanda na. Ayaw mo hindi, naman. Hindi yung iba matatanda na baka hindi na kayang... So, pero ganun ka-desperate ng time na yun. Na wow! Shortage na lahat talaga yun, in-offer nila na they can come back and be realized. Well, now that the COVID is gone already, in my own opinion, di ba, we still see shortage, di ba? Mm-hmm. Dami pa rin yung shortage natin, di ba? Oo nga, daming shortage. Yeah. So, tell me, why are we having shortage of nurses? Bakit nga ba? Yung mga nag-retire na. Ano, mas maaga nag-retire? Napapaaga na ba yung retiro nila? Yung ba nangyayari? Unang-una, humahaba ang buhay ng mga tao. Oo. Hindi naman. Tsaka madami tao. Dumadami na rin, di ba? So, what do you think? Bakit nagka-shortage ng ganun? Hindi naman sa dumami yung tao. Ang tingin ko lang is like, dumami na rin yung nagkakasakit. Dumami na rin. Chronic diseases, diabetes. Yung mga younger. Malalim to. Nasa labas lang sila ngayon, nagpapa-hospital na sila. Cholesterol agad, di ba? Bata pa. Kasi unhealthy eating, hindi nag-exercise. Kunting ubo lang, nakung baka may COVID, naputa na din ng ER. Tama, yun pa yun ang isa. Isa pa yun. So, ang dami na nangyayari. Nangyari talaga ngayon. So ngayon, ang ginagawa nga nila, I heard na may government to government, di ko alam kung kanang nasimulan o nasimulan na ba na yung mga estudyante dito, instead of waiting here, na i-offer nila ang school, hindi ko alam kung anong school na i-offer nila yung nursing ng Amerika doon, kung sila mag-aaral. Oh! Dalhin sila sa Philippines para doon na mag-aaral. Ganun ka di. Teka muna, wait a minute. Okay, bakit kailangan nilang pumunta sa Philippines? Pwede naman sila dito mag-aaral. Bakit wala bang schools dito? Meron, pero like what I said lang. Waiting list nga eh. Waiting list. Bakit nagkaganon? Why don't they have a nursing school? Kasi lack of clinical instructor. Yun, kulang. Teka muna, bakit hindi nila, hindi ba maganda ang kita ng clinical instructor? Bakit walang gustong mag-asam na maging clinical instructor? Shortage nga, pinag-usapan dito, probably. Malalim niya. Pero, tatawagin ko si Governor Newsom na bata. Pero, mas matatagal ang magturo yung mga... sabihin, hindi mo alam? Hindi, Arby. Baka mas matyatsaga lang magturo yung mga Pilipino ng nursing isa dito. Pero I think that's a good
to me, that's a favor in both sides, mm-hmm. diba? Right? I think naman, magagaling din naman mga Pilipino. And then, not only that, in the Philippines, English is our second language. Yun, our form of instruction is in English. Tama diba? At saka nakita nila na, teka muna, mga lahat ng mga nurses, parang natake one kind of thing. Oo, gagaling. Oo, gagaling. Parang piece of wala bang daya yan? Wala bang daya yan? Do they go by theory or do they go yung actual, physical na ano pa? Bakit ano? Eh, tika mo na, ilang question bang pinag-usapan? Let's talk to us about ano. Yung ibang tawag doon, NCLEX ba tawag dyan? NCLEX, oo. Iba kasi yung nursing sa atin. Anong nursing? May mga actual, nangyari, sa surgery, yung mga estudyante, kami, meron kami actual na... Na pasyente! Oo, na as in, ikaw magpapaanak. Ikaw magkakat ng cord. Ikaw mismo. Yes, oh, hindi kasi walang malpractice insurance sa Pilipinas. Oh. Di ba walang susu doon? Oh. Hindi katulad dito sa California, konti kipot suka. Aray ko, sunak ito. Natanggal yung buko ko. Parang hirap mag-ala, ang hirap mag-ala ng training dito. Hindi, maraming mag-volunteer na pwedeng gamitin silang dami. Makakuha lang ng care. Di ba? O ma-operahan lang sila. Hindi ko alam kung anong klaseng program. For sure siguro yung mga, eto pa pala, hindi lahat ng schools na pwede mo putahan sa Pilipinas will be affiliated with the Board of Registered Nursing here. Kaya kailangan research ka talaga. Pagputa mo dito. Credited lahat yung mga ginawa mo. Lahat naman credited. Yeah. Kaya lang kasi nag-ano sila, naghigpit sila. So, kaya yung school ng anak ko sa... Which is anong school niya? Adventist University of the Philippines. Where is that? Adventist? Baya Tagaytay. Tagaytay. So, okay, gotcha. Yung school nila is accredited sa Lalo, Manila. Wow. So, okay, that's good, you know. So, nung pumunta siya dito, lahat pwede nag-pick na ng board. Wow, grabe. Wow, galing. So, walang, yun pala. Yeah, walang loan. So, yeah, yun ang maganda. So, tiyan mo na, since ito ah, kasi yung panganay niya nag-aral doon, di ba? Uh-huh. Right? Nag-aral doon. And then yung pangalawa, di ba? Tsaka yung pangalawa. Yes. Okay. So how is she doing now? Is she loving Zachary, him? Zachary is what? Fourth year college? Third year na, third no? Third year. Oh. So next year, gagraduate na rin siya. Grabe, dalawa ng RN mo, Chong. Mm-hmm. Yes, oo so, nga. And it's because, again, ginawa nila yung part na parang, you know, I wouldn't say the easy, pero yung paaralan nila yung mga anak na sa Pilipinas, right? Yeah, no more waiting list. Inisip namin din, hindi ka na mag-aantay. I mean, ano yung credit mo dito the same way? Mm-hmm. They will be nga, ganun din naman. Tsaka cost pa, Jo. Yung cost, siguro. Yeah, I would say, hindi naman natin pala sabihing cheaper. Hindi naman cheap ang Pilipinas. And tama yan. Thing is like, yung profession na makukuha mo doon at yung environment mo at yung pagiging independent mo, hindi mo makukuha yun dito. Tama. Na yung ituturo sa'yo ng isang eskwelahan na tama. Out malayo pa sa school. So yung Adventist na nursing school, ano yun? Doon sila nakatira mismo sa school? Nililipo so parang may dorm? Yes, nililipuha sila. Meron silang mga kwarto kasama na sa bayad. Parang may dorm. Kasama na rin pagkain. Yes. Board and lodging yung bayad. And I could imagine how did you make this, I mean, sa akin ako, no, like, kung anak ko to, sabihin ko, ako, ayoko yata nito, masyadong malayo, right? Oo I mean, nga, how did you convince how did you, your kids? How did you, lalo na, hindi sila marunong mag-Tagalog. Yung pa isa, and I'm sure, when you first present this to them, hindi sila agree, di ba? Oo nga, how did you do it? How did you, paano to? As a parent, how do you? And of course, yung mga ibang parents dyan, probably you have kids that wants to do this, maybe? Correct. Oh, yeah. Kasi nga, meron na kaming plano ng the Joel na doon natin dadali yung mga bata. Ano? So, ang ginawa namin is like, high school pa lang, medyo pinapa... Twice a year. Nagpaparamdam na, Twice a year, umuwi na kami doon, inituntos namin ganito, gato, ganyan. And then they start liking it, Mom. And I think, okay, let's go to Barack. Let's go to this talaga yung candy muna, tsaka ice cream, ha? Correct. So, ini-introduce ko yung Pilipinas. Oh, hindi lang yung one time na, pinalayas ka, tapos inalo ka, dinala ka doon.
Pero nung ano na, nung tapos na yung mga bakasyon-bakasyon. Skarsyo, no? Magsisimula na yung anak ko doon. Summer, yung pinaka-worst. Mainit. Oo nga. Walang tao sa dorm. Siya lang mag-isa ng time. Bago yung culture shock yun, kung tutusin. Paano pa rin niya na-survive? Buti hindi sinabing, Mami, uwi na ako. I'm sure she did. I'm sure she did, right? So, sabi namin, oh, sige, anak, isang summer lang, which is parang 6 weeks. Tapos, uwi ka na. At least yung minor subjects mo is ano, credited din eh. Tama. So, hindi rin mas, hindi rin ma-waste. So, sige, sabi ko, sige. So, in-expect ko na yun, after 6 weeks, uuwi na siya. Sabi ko, sige. So, uwi na kami, iwan namin sila. Tapos, tawag-tawag na kami sa ano. Tapos, sabi ko, sige, ano, papadala na kita ng ticket. Says who? Ba? Aba, nagbagong isip. Sabi niya, nagbagong isip. Ano, napapadala mo ng ticket dito. Sabi ko, oh, di ba yung nausapan natin? Di, Mommy, I'm gonna stay. Nice. Oh, that's good. And what makes her change her mind? What do you think might happen? Baka nagkaroon na ng mga friends. Tapos, nagkaroon na ng Tagalog. Sabi niya, I like my independence, Mom. Ay, sa bahay. Ay, nga pala. I like being me. It's not that I don't want to be around with your mom and dad. Yeah. It's just something that I really need to learn. And and it's about time to spread your wings, baby. I told you. Oh, I'm sure nung umuwi siya dito, nakikita mo yung pagbabago niya. Oh, yeah. Ang laki ng pagbabago. Hindi na siya yung katulad dati na. Kasi yung school nila, ano yun eh, yung parang meron silang mga charity. Okay, so, that's good. Kasi it's a Catholic. It's a Catholic school. Wow. Oh, I like that. Yeah, so, nung bumalik siya dito, hindi na siya katulad na Belmohan dito, Mommy. Nag-iba na yung paningin niya. Okay, you know, the first thing na she asked me is like, Mom, asa yung mga damit na i-donate mo? Sa usual mag-donate kami. So, kung ano dito, bakit? Padala na lang natin dun sa pagkakas. Oo nga, nakita niya yung how privileged they are, and then yung mga tao doon. And then si Zach, diba? And I'm yung, sure, you don't have to convince Zach anymore kasi yung ate pumayag, diba? Hindi na. So ngayon dahil yung ate is like feeling well off na kasi nga meron ng datong. Oo nga, may kapasweldo na ng nurse. So siya na yung, grabe. She actually, you don't even ask. Her. Talagang, siya nang nagbibigay dun sa kapatid niya. Tsaka sa akin. Oh, that's good. Natatawa ako bakit kamo. Wow! Natatawa ako. I wish my son is giving me money. Can you imagine na dahil lang sa isang dyaryo to? Correct. Diba, nung last episode. Joel, you're still my hero, my friend. Grabe. Dahil lang sa dyaryo na yun. Ang dami, diba? No. Not only that, I think their lives are really blessed. Kasi imagine, God was with them. So, inu-joke sila na, itong opportunity mo, take advantage of this. I'm showing you the way. And actually, so you could change a lot of people's lives, diba? Actually, to be honest with you, I am actually looking into that. Mag-nursing ka. Oh, wow, that's nako, go for it! You know, yes. I mean, now, parang gusto kong pakilala si Arvin Kilazaki pag nandito. Oo nga. Pero dali-dali muna sa Pilipinas. Ibura-bura. Kaya uwi kami next week, di ba? Uwi kami next week. I know. Umpisan ko na. Candy muna tsaka ice cream. Yung mga friends namin nakakausap na namin na, Lilian, I mean, okay ba yung school? So, yun nga. So, umuwi sila ng Pilipinas. Siguro mga ilan na rin yung mga natulungan din namin. Yeah. Na, kasi tingnan mo, imagine, sila na naman yung nag-pioneer na naman. Actually, hindi, may mga friends natin. So, kaya lang, syempre, OMG. Parang yung word of mouth na parang tinatrust ka nila. Oo nga, talagang sinusod na nila yung, okay, now it's like parang ikaw nang nag-pave ng way. Listen, napakagandang pinag-uusapan natin ito. That's number one, guys. And I'm telling you this not because we may kaibigan kami na Udanas, pero sobrang mahal ngayon ng student loans. Oh, grabe. Oh, nga. Yes, that's very true. Like so me, grabe. My son goes to UC. It's 30,000 per year. Tuition fee lang yun, ha? Tuition fee lang. Wala pang boarding. Yung first son ko, and I wish I've known this. Yeah. Talagang ginapa ko sa Dominican College. Oh, 60,000 a year yun. Parang USF. Parang si Char. Ayaw mo isipin dahil hanggang ngayon na ano pa ako. Diba? Pero ibig ko sabihin, guys,
Napakagandang i-share natin to sa mga at saka hindi naman sa hindi ko naman sinasabi hindi maganda yung school dito, diba? Kasi shortage nila tayo, walang choice eh. Lahat sila, lahat ng mga kasama namin and yung mga anak nila. Guys, lahat sila mga RN na. Yes. All of them? Wow, galing! Lahat sila RN na, meron na settled down na. Yeah. So, if you guys wanna know anong school at ano yung mga requirement, comment down below. Yes! Comment down below! Guys, dito lang yung sa bahay Pinoy sa Tate, ganito. This is a really good opportunity for a lot of parents. Hindi lahat ng nursing school sa Pinas ay kinikredito ng... Yes! Kaya you have to be picky. This school na pinagpuntahan ng mga anak ko is tested na. Tested na. Talagang lahat na ng mga pwedeng hingi ng Board of Nursing na meron ng eskwela na to ay one take nando na. So, sobrang tested na kasi nagtatrabaho na may diba? pangalawan. Lillian, I'm just curious. Yes. I wanted to ask you kasi syempre marami sigurong listeners and viewers na wanted to ask. May I ask in dollars approximately magkano ba yung tuition fee with board and Okay. Kasi nagtabi lang ako ng, I would say, 1 million. Pesos? Okay. 1 million pesos per year. So, let's say 25,000 or 25K. 20K. 20,000. More or less. Pero kasama na lahat. Mm-hmm. Yeah. I mean, pagkain, everything. Where can you get that? You know? Yung pamasahin namin, syempre iba yon. Pero yung 20K, yun yung... Yung board and lodging for the school, lahat-lahat. Per year, per year. Wow. 1 million per year. No, the whole time. The whole what? 20,000 for the whole 4 years? 25, I would say 25. Wow! Guys, pasensya na kayo, pero... No, it's a tate. Dito lang sa... Ate, bukas, mag-aaral na ako ng RN. So, grabe, guys. Okay, 25,000 for the whole nursing school. Kasama ng food, lodging, everything. Listen carefully. Carefully kung ano yung sinishare ni Lillian and dito lang sa bahay Pinas Tate, it's a very, very, I wouldn't say good one, pero it's a possibility, alternative. Correct. Kung gusto ninyo. Kung gusto ninyo. Now, not everybody is gonna fit in this, pero subok na eh. Diba? Mm-hmm. Kung meron kayo, may mga anak kayo sa mag-RN. Parang mga anak niya, pero if you come to think of it, parang future nila yun. Yeah. Hindi, tsaka hindi lang yun. Kasi this is their chance to become independent. Grabe. Yeah. Diba? Yung pang isa. Yes. Yung pang isa. And one of the reason why gusto ko rin dalhin ng mga anak ko sa Philippines every now and then, kasi I want them to see really... You know, yung the other side, how the living is. Kasi, kasi nila, parang lahat dito. Deprived. Hindi nila alam kung anong Philippines. Hindi nila iniisip ko anong, nung nakita nila, my God, nakita nila yung mga foreigners, sabi niya, Ma'am, how come they own a piece of law? I mean, a piece of, bakit tayo wala? I mean, iniisip nila bakit mas maraming, na mga foreigners na may mga lupa. Na may, property sila doon. Sa sariling Pilipino, hindi, parang gano'n. Oo, tapos, sinasabi nila na, bakit, I mean, it's just me na maganda talaga sa Philippines. Yeah, no, hindi, alam mo, actually, booming ang Philippines. No, really. I mean, in Asia. Yeah, I mean, I think they're like the, largest in regards to GDP, gross domestic. Tsaka it's our second language, English. Napakadaling mag-communicate, di ba? Oo nga, yes. Unang-unang mas, I would say na one of the easiest, kumbaga ba, when it comes to outsourcing, no? Katulad sa'yo, no? Yeah, I mean, yes. Yeah, I have my whole entire operations is in the Philippines kasi yung virtual assistant. Yeah. So it's such a way to know. Mm-hmm. Yeah, very talented at matatalino mga Pinoy. Mm-hmm. Ang sisipag pa. Yeah. Di ba? Correct. Yeah. So, pero yung 25K na yun, dumula yung tuition fee yung mga extra. Siyempre, pagdala yan. Yung siyempre, but if we are just talking about the tuition fee, yung 25K yun na yun. Pero still cheap. You know what I mean? Where to? Lillian, you have no idea. Kinapang ko yung panganay ko. Sus Mari Josep. Ako din, si Charles. Sus Mari Josep. Ganun din. Panatanda mo.
Dostos Mariosa. But anyway, Lilian, you know, again, at the end of the day, not only you're sharing, you know, good alternative for our planet. And information sa ating mga kababayan. This is just, again, hindi namin ini-enforce, pero in case you were interested, you know, let us know. I'm sure Lilian is here too as well. Yes, I like, share, subscribe, yeah. And make comment, definitely. Okay. Love it. Okay, so wanted to ask you, kasi nung last episode, nakalimutan kong itanong sa'yo. What do you like best about being a nurse? Yun. Yeah. Ano ba? Yung parang fulfilling yung job. Yeah. Fulfilling, like how do you feel? Like, fulfilling siya, para bang iniisip ko. Kasi I used to work in ICU. Pag naisip ko, when I look back, when I was in ICU, parang sa isang pasyente, parang Christmas tree yun. Ang dami mga drips and all that. Yeah. Pag naisip ko yung, gosh, I was very brave, pero yung pag-monitor ng pasyente, na ikaw nagbabasa ng EKG niya, ikaw yung nag-decide para sa kanya. Yeah. Yung buhay niya sa kamay. Oh my goodness. Pag hindi ka marunong magbasa, Oh my goodness. Kasi pag nag-report ka sa doctor at nabigyan ka ng ibang rhythm, they will give you the corresponding medicine para doon. Kung mali yung binigay mo. Tsaka, can you just imagine na when before you go, ako alam ko, ang wife ko, bago siya pumasok, kailangan, I wouldn't say focus siya, pero nakikita ko, mag-pray muna siya. Mm-hmm. Basta mentally, makikita mo, nag-iiba yung aura niya kagali. Yeah, yeah. You have to be, sa akin kasi, like I said, before you go into your duty, grabe, you know, unang-una, you don't know kung ano madataan mo, pero grabe yung dapat you have to be prep and mentally focused, no? Correct. Kasi hindi naman lahat papasok 100% Diba? Lahat may pinagdadaan ng family, personal, lahat. Lahat yun, i-embrace mo. Oo nga. At saka tao rin naman kayo, di ba? So, hindi naman lahat rosy. Minsan, syempre, may mga issues sa asawa o sa anak. Yun nga, ibig kong sabihin, di ba? Tayo, sa ating dalawa, I mean, of course, we deal with cells, pero ibig sabihin, sa kanila, iba kasi you have buhay yung pinag-uusapan. Correct. Yung buhay. Yun lang yung fulfilling na yun. Kasi parang iniisip mo na, teka, ang ganito. Yeah, there's more. Time na yun, ah. Yung parang feeling ko, parang, ang ganito pala. Parang yung meaning, grabbing meaning. Hindi, magaling ko pa rin. Kasi, dati ganun yung situation ng mga pasyente ko. Kasi, like what I've said, nag-try na ako ng ibang unit. Iba-iba na. So, medyo slow down na ako, di ba? Yes. Pero pag iniisip ko yun, biroy mo yun, nagawa ko yun. Correct. You know, yun yung pinaka-fulfilling sa akin. Kaya, yun ang sinishare ko sa anak kong babae na nasa ICU siya ngayon. Nice. Nakikita niya na ang dami-daming drips. Mm. Like, pagpapasok ng family, parang na-overwhelm siya. Tama. Kung nga, hindi. Tsaka, most people, di ba, sa ICU, 50-50 yan. Mm-hmm. Yeah. Critical. Parang critical ng quality. Critical yun eh. They're the most sick patient. Tama. At tsaka, you know, di natin alam kung kukunin na sila. Oo, totoo. Di ba? Yeah, parang ano eh. Sabi mo nung last, pasadyos na ba natin to? Pasadyos na ba? So, anyway, what about least? What do you like least about being a registered nurse? Yung, hindi ka makapagbakasyon. Oh. Ha? Bakit? Paano? Kailangan mo magbakasyon kung hindi mag-mental breakdown ka. Kasi, bakit hindi ka makapagbakasyon? Meron naman mga iba. Bakit hindi naman, diba? Vacation, diba? Pero short lang. Oo, hindi ka pwedeng magtagal ng bakasyon. Yun, tama. Hindi ka pwedeng mawala ng matagal. Hindi ka pwedeng matagal kasi kailangan pagbigay yung ibang nurses at magbabakasyon din. At saka yung kailangan ng floor, kailangan at least 10 nurses every day. So, hindi pwedeng 7. Kawawa naman yung floor, walang katrabaho. Oo, kasi isipin mo rin yung mga katrabaho mo. Oo, so... paano yung mga walang pakialam? Nurse. Like mga traveler's nurse? Sorry. Hindi. Marami naman. Pero hindi yung mga ibang difficult natin, yung mga traveler's nurse minsan. Kasi hindi naman lahat. Pero ibig sabihin... What do you mean to traveler's nurse? Hindi, kasi ang pagkakalam ko sa traveler's nurse, like, kunyari, kung meron lang kailangan mag... pili ng gap, diba? Okay. Hindi sila ganun. Diba ganun? Ang traveler, ano sila, meron kami traveler sa hospital. Galing sila ng New York. Uh-huh. So,
pag nag-sign sila ng contract, pag sinabi mo 12 weeks, diretso yun. Whether gagamitin sa lawyer, hindi, bayad na yun. Oh, I see. Ganun pala yun. Yes. Okay. And then, they just gonna piliin kung saan sila kailangan. So, pwede. Oh. So, besides not being able to take vacation, ano pa? Ano pa ba? Ano bang ang pinakaayaw ko? Kasi medyo, sanay ka na. Oh, eh. 20 years ba naman? Oo. Elizabeth? Gamay niya na, gamay niya. Ano ba? Wala ang, ngayon, kaya ko na umihi. Mag-bathroom? Oh, may break na. Hindi, kaya niya na mag-bathroom in 1 minute. Yeah. Kasi nung mga panahon na nagbago ka pa lang sa profession, natatakot ka shit pa. Kasi, Anyway, hindi naman yung possession. Anyway, okay, so. But you know, I'm really glad, Lillian, yes, that you're here with us. Mm-hmm. And I learned so much today. So, me too. I mean, wala kasi ako masyadong, you know, background sa healthcare field. But I know a lot of my clients are. Pero I really commend and really admire Lillian. And all the nurses out there that are listening. Kasi it takes a lot of guts. Sobra. Like I said, my wife is an RN as well. Nakikita ko rin naman yung... Hindi ko naman sinasabing complaint kung ano yung pinagdadaanan niya, pero again, to me, mga RNs, you guys are our hero as well. Yes. Talaga, sobra. The way, kumbaga ba yung duty ninyo, what you need to be at just to magawa nila yung duty nyo. Correct. Mental, emotionally, physical, grabe. Yes. Patience, nandiyan lahat yan. Yeah, yung patience, yes. Correct. Anyway, thank you so much for tuning in with us and listening to our 11th episode of Bahay Pinoy sa Tate! Thank you, Lillian. Maraming salamat. You. Don't forget, bring in your comments and your topics. Kung meron kayong gustong pag-usapan, send it through. Okay, bye. Thank you.